mabait ako sa tunay na buhay. Ginastos ko, sinapa ko yun ako. Sabi nga, nobody's perfect. Sa lahat ng naging leading ladies ko, ito ang pinaka-lukarit sa lahat. Noong araw, wala naman akong bilhin dyan. Talaga? Oo. Oh. Sa tunay na buhay ba, ay... Ano yan, pare? Hello mga ka-update! Siyempre, ito po yung lingkod Papa Osin OG Diaz. At kasama ko ngayon ang aking kumpare. At siyempre, meron siyang Filmfest entry sa 2020, ang Coming Home. Kaya, eto ang kapiling ko siya ngayon, Senator Jinggoy Estrada. Hi, Sen! Hello, pare! At magandang araw sa inyo lahat, sa mga nanonood dito sa OG Diaz Showbiz. Ayan. Sen, bakit ka nag-produce ng pelikula? Alam mo, pandemya. Bago pa mag-pandemya, ginawa na namin itong pelikula to. Actually, napili ito nung Summer Film Festival. Okay. Ng MMDA, kaso nagkaroon ng pandemya, kaya hindi natuloy. Mm-hmm. So, pinasok namin sa Metro Manila Film Festival at sawa ng Diyos ay napili naman. Ah, okay. So, medyo maninibago ka ngayon, Sen, dahil naka-upstream ito. Hindi siya sa seminar. Ngayon lang, first in history sa Philippine movies to, na magiging online yung mapapanood ang lahat ng mga entries ng Metro Manila Film Festival. Siguradong lugi na lahat ko. Eh, bilang mo, 250 pesos lang. Buong barangay, pwede manood. Buong pamilya, pwede manood. Samantalang, noong araw, pag regular screening, 250 pesos sa tao. 280 nga. O 280 sa tao. Mm-hmm. Eh ngayon, 250 buong barangay, pwede naman manood. Kaya okay lang, basta magbibigay. Basta makapagbigay lang tayo ng konti kasi yan. Okay, so parang may kaugnayan ba yung kwentong Coming Home sa buhay mo? Hindi, mabait ako sa tunay na buhay. Sen? Mabait ako sa tunay na buhay. Walang reklamo sa akin ng aking asawa at saka pamilya. Paminsan-minsan. Ayan. Kumidyante si Sen, alam niyo yun. Hindi, kasi napanood ko yung trailer. Trailer pa lang. Na catch na yung attention ko. Parang gusto kong panoorin siya ng buo dahil maraming makaka-relate dito dahil parang dinededma ka ng mga anak mo. Dumating na ba sa point ng buhay mo na minsan sa totoong buhay ay dinededma ka ng mga anak mo? Hindi ako dinededma ng anak ko. Mga anak ko. Mm-hmm. Kasi alam mo kahit pa paano, kahit hindi ako perfectong ama, hindi ako perfectong asawa, nandun pa rin, nananatili pa rin yung respeto sa bawat isa. Mm-hmm. Kaya kahit pa paano, nire-respeto pa rin ako ng mga anak ko. Oh, so walang nambastos sa'yo? Kasi ang linya doon mo yung binabastos. Huwag yung bastusin. Pinastusos, sinampa ko yun ako. Pwede ba yung bastusin yung tatay, sarili lang ng ama? Masama na upbringing yung pag Kasi doon sa kwento, parang meron kang mistress. Meron. Oh, so may mistress ka. Sa tunay na buhay ba, ay... Ano yan, pare? Sa tunay na buhay ba, wala. Nakagawa ka na ng pelikulang ganun din ang tema? Wala. First okay. Time lang. Nagkaroon ako ng mistress. Hindi! Yung unang pelikula ko, meron ako mistress. Oh, di ba? Oh, ito naman, nagre-react ka agad eh. Pag-uro pa matanong. Oo nga, hindi. Siyempre, mamapaamin ako agad. Was there a time na si Madam Presi, ang iyong wife, ay may pinagselosa na artista? Or was there a time na link ka sa artista? Tapos nagselos si Madam Presi? Many times. Not only one time. Meron. Oh. So meron kayong mga pagkakataon para muntik-muntik ka ng hiwalayan ni Madam Presi? I think so. Talaga? Hindi lang once. Buti, mahaba ang PC ng pasensya ni Madam Presi. Dapat lang. Oh, ha? Saan pa siya makakuha ng ganito? So, kasi parang parang naiiyak ka dito sa trailer pa lang na papanood ko. Parang naiiyak ka. So, parang feeling ko tuloy, sa tunay na buhay, may ganong moment sa buhay mo na alin ba doon na mas totoo? Eh. Kasi doon sa trailer na yun, doon sa pelikula na yun,
pinagpalit ko yung tunay na pamilya ko sa ibang babae. Kaya syempre, hindi natin maiwasan na sumamalog ng aking mga anak. Pero sa tunay na buhay, hindi naman gano'n. Kung sakasakaling naliligaw ako, hindi naman tayo nagpapabay. Wow! Siyempre, sa'yo ba galing ang kwento? Hindi. O ikaw ba nag... Hindi. Nagustuhan mo yung kwento? Nagustuhan ko lang yung story. Okay. Akala ko may pinagugutan. Wala akong pinagugutan. Okay. Si Madam Presi ay... Kasi minsan pag nagkukwentuhan tayo, parang may takot ka kay Madam Presi. Ako? Bakit? Siyempre, parang... Tangina pare, baka iwalayin ako niyan. May mga ganun. Diba? Hindi, parang, pagka medyo ano na, medyo glaring na... tayo naman eh, hindi naman tayo papayag na. Basta, lagi naman sinasabi ng tatay ko sa akin. Lagi ako pinapangaralan ng tatay ko. Hindi mo pwedeng pabayaan ang tunay na pamilya mo. Yun ang nakistock sa isipan. Ako, kami tunay na pamilya, kahit kailan, hindi naman kami pinabayaan ng tatay ko. Kaya, yun ang lagi ko nasa isipan. Sa ano pang namana mo kay Era? Bukod sa malakas ang appeal mo sa babae? Hindi malakas ang appeal ko sa babae. Mas malakas ang appeal ng tatay ko sa babae. Ako, medyo-medyo lang. Medyo-medyo lang. Pag gusto, okay, go. Sorry ba na? Takila ba si Jingoy Estra? In what way? If you look down there, charot. Dakota yun, hindi na dakila yun. Dakila rin naman yung tawag doon. Well, ako, I try to be a perfect father and a perfect husband. Hindi kaya mong aminin yan may na hindi ka perfect. Hindi ka. Lahat may pagkakamali, lahat may shortcoming. Sabi nga, nobody's perfect. I try to interact with my children. Yun lang. Kaya so, minsan, sa dami ng ginagawa, sa dami ng trabaho, sa dami ng inaasikaso, minsan, nawawalan ako ng oras. Nakakatuwa, Sen, kasama niyo si Jake Ejercito, yes, yung kapatid kay Erap. Kumusta yung relasyon niyo dun sa set, sa lahat ng kapatid mo kay Erap, pinakamalapit ka sa... Kay Jake. Kay saka Jake lang. Sa mga kapatid ni Jake. Si Ika at si Jake. Lahat naman kasundo ko. Oo. Ba't kayo natatawa? Di ba ano? Lahat kasundo mo? Almost. Bakit? Almost lahat ng almost. Kasundo nila ako. Hindi ko alam dun sa isa. Bakit ginagawa mo itong show? Yung Jing Flix. Actually, ginawa ko ito dahil ginaya kita. Dahil nung March, nung nanonood ka ng Facebook, nakita kita, namimigay na pa premyo. Okay. Tapos tinawagan kita, pare, pwede pa kitang gayahin. Tapos tinuruan mo ako mechanics. Okay, ginaya ko. Hanggat in-improve ko na in-improve. Kaya nagkaroon tayo ng sponsor, yung coach and player. Yes. Ilan na yung followers on Facebook? Dati nung hindi ako nag-uumpisa mag live, 3,000 lang followers ngayon, sa Facebook. Ngayon kulang-kulang 100. 140,000. Hindi ko nag-improve na ng konti. Malaki yung improvement. Malaki, oo. Kaya nagpapasalakit din ako sa'yo. Malaki rin naman yung labas mo. Okay na yung maglabas eh. Basta marami natutuwa at marami nakikinabang dahil marami na kailangan. Dinadagdagan ko yung papremyo nila pagkabungi para mapaayos nila yung ipin nila. Oh. Anyway, Sen, yung coming home at yung mga cast ng coming home. Ang cast ng coming home, yung aking kaisa-isang leading lady na alam mo si Sylvia Sanchez. Sa lahat ng leading lady ko, sa lahat ng naging leading ladies ko, ito ang pinaka-lukarit sa lahat. Huh? Doon pa sa ibang leading ladies, naging leading lady mo, na in love ka.
nagkaroon kayo ng ano, dito lang kay Ibiang hindi. Hindi naman, hindi naman lahat na leading ladies ko eh. Nagka-relasyon ako, hindi naman. Tingin mo sa akin si Bong Revilla. Well, anyway, ito si Sylvia. Napakagaling na artist talaga. Noong araw, wala naman akong believe dyan eh. Talaga? Oo. Wala. Sylvia Sanchez, wala raw believe sa'yo nung araw si Jinggoy Estrada. Pero ano, bakit? Times have changed. Talagang, syempre you have to improve your craft. Pero ngayon, palagay ko eh, susunod na Nora Onortogil Masantos. No, sabi ko sa kanya, isa kang another Charito Solis. Oh, Charito Solis. Napakagaling na artist. Oo. Alam mo, pagka pinaya ka, sabihin, saan mo gusto, sa kaliwa o sa kanan mata? Ah, ang tulo ng luha. Ang tulo ng luha. Taray. Magaling na artista. Sen, ito na yung chance mo para i-promote ang Coming Home. Well, maraming salamat pare at napaulakan mo ako dito sa iyong OGTS Showbiz Update. Sa lahat ng mga manonood ng pelikula Pilipino, sana po itangkiligin nyo ang lahat ng pelikula ng Metro Manila Film Festival. Lalong-lalo na po ang Coming Home na pinagbibidahan ng inyong lingkod. Kasama po si Silvia Sanchez, E.A. Guzman, Shaira Diaz, Pina Brenica, Martin Del Rosario, sino po ba? Si Jake Ejercito, Julian Estrada, sino pa? Meron pa ako na-miss na isa. Smokey. Ah, hindi. Ayan. Smokey Manoloto, Ariela Arida. Ayun. Ayan. At marami pa iba. This is a family-oriented movement. Napakaganda ng movie. Sana po, huwag niyo po akong pabayaan at hindi po kayo mabibigo dito sa Pilipinas. Ayan. Thank you, Sen. Ha? Maraming salamat. Ang Coming Home po, December 25 na. Yes. Pamaskong handog ng Maverick Films. Ayan. Maraming salamat, Sen. Okay, thank you po. Good luck sa Coming Home. Ang ganda ng trailer. Talagang ako manonood kasi nahook ako ng trailer. Nakuha niya ako. Ayan. Thank you, Sen. Maraming salamat, Senator Jinggoy Estrada. Thank you. Yes.